iba nito. At ngayon, nung una kasi ang dami dito mga nagkalat na paso. Ewan ko lang kung may makikita pa tayo dito. Sino kayo may-ari nito, no? Lemon lime pa, oh. Parang ang dami ng pinagdaanan nito. Parang dito, oh. Pwede pang display, no? Parang magandang kuhanin, ano? Sira na kaya itong mga tinapos. Oo, oh, ayan, oh. Ito, oh. Ano, yan. Tataob mo lang yan pag ano, no? Pag ganyan. Pwede na, no? Maganda. Kuhanin kaya natin itong isa na ito. Maganda. Hello everyone! This is Hermes Unao, Mimi Dino Park and Echo Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ano nga ba gagawin natin? May pupuntahan po tayo, no? Actually, lagi po kami ditong dumadaan halos araw-araw, ano? At kapag halimbawang dadaan kami dito, napakagandang mga halaman yung makikita natin. Pero isang araw, nagulat ako dahil parang giniba, nawala, tinanggal yung ibang part ng garden na shops dito sa may dadaanan natin, ano. At mayroon sa aking nagtimbre, sabi niya, wala ka bang vlog dyan? Sabi ko, parang nung una naisip ko na mixed emotions, ano, malungkot. Pero tingnan natin, ano, kung ano yung madadatan natin doon, dahil papakita ko yan sa inyo. Ngayon na kung saan to malalaman nyo. Ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po, nandito na tayo doon sa area na sinasabi ko sa inyo, no? 2 weeks ago, medyo busy pa po ako, may nag-message sa akin, no? Si Mamita Gina, sabi niya, nakapag-content ka na ba doon sa mga garden na giniba? Sabi ko, parang nakita ko na siya at dumaan sa wall ko, pero busy pa kasi ko. Yung sabi niya sa akin, maganda sigurong i-content yon, tapos kaya lang nakakasad. Anyway, talaga namang nakakasad dahil sa nakita natin at yung mga laging dumadaan dito, naging familiar na po sa ating yung mga ganitong scene, ano, yung dadaan ka, maraming halaman, tapos eventually kapag nakita mong nawala na yung mga halaman at giniba yung lugar, nagbago, talagang masasad ka, no? Pero hindi natin alam kung ano talaga istorya dito, no? Pero tingnan na lang natin muna kung ano-ano yung makikita natin dito, no, sa mga giniba. So ito yung mga garden. Actually, medyo matagal na, no, na nakita natin yung pag-iba nito. At ngayon, nung una kasi ang dami dito mga nagkalat na paso. Ewan ko lang kung may makikita pa tayo dito na, no, bakas ng mga garden. Pero puntahan natin kasi nung nakaraan, ang daming nangangalakal dito, no. At maraming naka-sidecar. Tinitingnan natin kung ano yung mga nakikita natin, no. So, ayan, may mga halaman pa rin naman dito. Siguro, ayan, mga patay na, no. And, ayan. Yung mga nandoon naman sa unang side, grabe, meron pa naman, no. Doon sa mga pagkalampas nito, yung papunta na mismo sa Enlex Tabang, may mga natitira pa tong garden shop. Siguro sa kanila talaga yun, private, kumbaga own nila yun. Pero this one is, ano, oh, wow. Ito, oh, may mga garden, ano dito, oh, pwede pang display, no. Parang magandang kuhanin, ano. Sira na kaya itong mga pinakadamit pa ito, oh. Oh, no. So iniwan na lang dito, pwedeng kuhanin ay mga groot, no. May mga groot siya, oh. No. Talagang halatang mga garden, mga garden bags. Mayroong mga yan. No, ang dami dito makikita.
Magin iba. Siguro gagamitin na tong lugar na to kasi binabakuran na. Baka lalagyan siya ng bagong touch or bagong mga garden shop. Pero according sa aking source, ililipat yung mga nandito dito no sa garden na to. Parang dito sa likod nung ayon yung ginagawang ospital, yung Luzon. And tingnan natin mamaya doon kung makakapunta tayo para i-check ano kung ano yung paglilipatan doon. Ang dami ditong mga punta pa tayo doon sa dulo. Malawak to kasi, no? At feeling ko, kung nakikita nyo, kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, meron akong na-vlog na dito ng mga tindahan. Daming mga boulders na malalaki, no? Oh, ang daming nagigiba dito. Ang daming mga pasuo. Pwedeng-pwede to doon sa mga nangangalakal. Marami pa kayo masisimod dito. Pero feeling ko nung last time na nagpunta ako dito, meron ako nakitang dalawang sidecar na punong-puno ng mga paso. O mga nangangalakal sila dito. Ang dami nang nakuha ang mga pasong buo. O pan-display. Ayan o. Ang lawak nito. And sige, bye-bye natin lahat-lahat. Tingnan natin kung ano mga nakikita natin dito. Ayan o, may mga nangangalakal eh. Ewan ko kung nangangalakal yun. Ayun, mga pasong basag. Actually, yung mga pasong basag, minsan nagagamit natin yan, ano? Tulad nito mga to, pwede itong ilagay sa mga, yan, sa mga landscaping, ano? Yung mga nakataob na baso. Yan. And, nakita natin yan. Pa natin, ayun, doon, doon tayo pumunta. Magtanong tayo. Ate, giniba na to. Ano ilalagay dito? Lalami. Eh, nasa na lumipat yung mga garden dito? Mayroon dito mga ibang pwesto. Dyan sa loob. So, yung mga nandito, no? Hindi nila alam kung saan. Ayan. And siguro nabili na ito. Tingin pa tayo dito. Oo, ang laki ng mga rubber tree dito. Kasi ito parang ginawa na nilang parang bahay-bahay na rin eh, no? No? O, tingnan mo. Ang laki ng rubber tree na to. Sino kayo may-ari nito, no? Lemon lime pa, oh. Parang ang dami na pinagdaanan nito. Parang ilang taon na rin, no? Ilang years. So, yung kabila pala nito, this is Violeta. No? Nandodoon. Violeta na pala yung ano nito. Sakop nito. Ayun yung mga halaman dyan. Tingnan natin ano. Para makita nyo. Yung mga nagpupunta sa Violeta. Ito kasi yung Barangay Santa Cruz. Dito sa Giginto. Ito yung talagang parang capital ng mga garden shop. Ano? Kasi dito mas maraming mga garden shop. Ayun. Tagus pala dito is Violeta. So, ang daming garden shop dito. Ano? So, yung iba siguro na nakapwesto dito, may pwesto rin dito. Kaya, okay lang din naman, no? O, anong klase kayang halaman to? Ang ganda, oh. Look, no? Ang ganda. No? Ganda ng bulaklak niya. Parang lahi siya ng mga saging-saging, ano? O, tingnan mo. Napakaganda ng halaman na ito. So, dito may mga bakas pa rin, ano? Bakas ng mga garden, mayroong mga halaman, mayroong mga alocasia, sa may puno, mayroong mga nakakapit na yan trees, and siguro hindi na nila makukuha. Ewan ko doon sa magdi-develop kung tatanggalin pa nila tong mga magagandang halaman dito. Sana i-preserve na lang nila, no, as garden. Ewan natin kung ano gagawin. Sabi nga nung isa natin nakasalubong, hindi na, ay may tao pala doon. Baka nag-aayos dito, no. Siguro yung iba kinukuha pa nila, nire-restore pa yung iba. Ito ang gandang gawin, no? Parang ang dami kong nakikitang idea dito sa mga basura. Alam naman akong pagbasura na, pag mga recycle, dyan ako medyo talagang nagpo-focus or parang nabubuo yung mga creativity ko sa utak, ano? Oh. Anyways, hindi ko alam kung sino mga may-ari nito, pero may mga nakita ko. Parang gusto kong mga lakal dito. Parang gusto ko mga lakal, may crater pa dito. Marami silang tinanggal siguro mga ano doon pa. Puntahan pa natin doon kasi meron pa doon sa ibang lugar na yun.
Dami, oh. May mga staff. Dami mga ano dito. Kasi nga, naging bahay-bahay na nila ito. Tirahan na nila. Dami mga gamit. Hmm. And, yan. Actually, hindi naman siya nakakasad. Kasi kung gagawin naman mas maganda, di ba? Why not? Kung mas productive yung lugar, di ba? Walang problema. Naku, meron tong ano. Meron tong nagwawala. Anyways, ayan po. Yung mga dragon tree, dragon fruit. No? Daming makukuha dito. Swerte ng mga nag-ano dito, kalakal, nakaraan. Ang daming mga paso talagang buo pa. Oo, kasi alam ko may pasuan dito before. So, ayan lang muna. Patay dito. Baka mayroon pa tayo makitang mga iba't ibang puno. Ang dami, oh. Yan, oh. Gandang bunutin yan, ano. Para sa mga resorts. No, kanino kaya yan? Oh, puro mga basura na. May mga bangang nakataob dun. May mga kawa na luma. Yan, oh. Maganda sa mga garden. I-restore, no? Anyways, ang dami ditong mga iba't ibang mga makikita pa, no? Mga net na pwedeng i-recycle. Ay, sige. Pinuntahan nung ano, nung parang street, ano. Ito muna. Tingin pa tayo dito. O, tingnan nyo, yung mga part nito, yun, no, may mga, ito, binakura nila, siguro. Yun, no, rock no rubber tree, oh. Ano yun, nakabuwal lang. Kami mga rubber tree dito. Ito hindi giniba, siguro sa kanila to. Kasi sa part na to, ang dami pa. Alam ko dito ililipat eh, yung pinaka side na yan. Yan ililipat yung mga nawala dito. Pero dito kasi, ayan, Ariel's Garden, meron pa rin sila dyan. And may mga tindahan ng batukawa, stepping stones, yun siya. So, yan lang naman yung mga makikita natin dito sa kahabaan ng NLEX. Yan, ayan na po yung pinaka tabang yung pinaka NLEX, and yan lang nangyari. And I hope sana pagdaan natin ulit dito, makita natin yung sigla, no? Kasi nakakasad nga dahil parang naging familiar na tayo dun sa mga yan, pag view, sa views, no, na nakikita natin dito, no. Ay, dito pala yung pasuan na nakikita ko. Dito kami umuorder minsan ng paso eh. Yan, oh. Ang daming mga ayun. Paso, kita nyo. Ayan. Mga paso. Ito pala yung mga paso, ano, no. Actually, alam nyo ba yung mga paso na yan? Pwede yung gamitin. Yung mga ganito, yung mga bricks na ganito. Yan. Pwede itong durugin tapos ihalo sa lupa, no? Magiging porous yung inyong soil, batting soil, no? Ang dami nito, oh. Pwede ihalo yan sa lupa, tapos maganda po siya. Magiging pataba, magiging fast draining yung soil. Sa mga cactus din, kung wala kayong pumice or perlite, ito, pwedeng maging substitute, ano, kung dudurugin, no? So, ayan, oh. Baka may naghahanap ng mga paso dyan. Mga pasong basag, ayan. Mga pasong basag, pero yung iba, ayun, oh, meron mga makikita ka dyan na, ayun, oh, katulad nito, may buo pa ditong paso. Tingnan mo. Ah, may lamat na rin, kaya iniwan. Sa bagay, medyo matagal-tagal na itong giniba. I'm sure yung mga buo-buo dito, nakuha na, no? Pero kung gusto nyo yung mga pang landscape na mga paso, pwede kayong kumuha dito. Oh, look. Ano naman, oh. Oo, oh, ayan, oh. Ito, oh. Ano, yan. Tataob mo lang yan pag ano, no. Pag ganyan. Pwede na. No? Ganda. Kuhanin kaya natin tong isa na to. Maganda, oh. Pandidesign ko dun sa ating isa lang kukunin ko. Baka mapagalitan tayo. Paalam na po ako. Paalam po. Paalam po sa mga yan. Kung sino man po may ari nito, kung gusto niyo pong bawiin sa akin, puntahan niyo po sa Mini Dino Park and Eco Garden. Pero alam ko marami nangangalakal dito eh. No? Nakakita pa ako ng paso. So ayan, kukunin natin 'to.
lagyan natin doon sa ating landscape, no. And yan, tignan nyo na po mga talagang kakahinayang. Ang dami pala dito mga pasong ganito, no? Dami mga siguro mga nababase dyan na reject. So ayan, ilagay ko na yung ating uuwi. Ayan, nakakuha tayo ng souvenir, ano? Anyways, ayan, sarado na natin yung ayan. So ayan mga ka-MDP, paalis na tayo. At dinaanan lang po natin yan. Pero ayan, nadadaanan pa rin naman natin yung ibang garden pa. Siguro part lang yun, ano? Medyo ano lang, kasi pag usapang gibaan, medyo ating natin negative, ano? Pero tingnan na lang natin yung magandang mangyayari, no? Kung ano mangyayari dun sa mga pinag-alisan nun, ano? Baka merong gagawing magandang projects, no? So hindi natin alam yan. Tsaka siguro yung rightful owner, yung may karapatan talaga dun, ano? Pero anyways, pinakita ko lang po yan sa inyo kasi request yan sa atin na gawa natin ng content, ano? Shout out kay Mamita Gina na love natin, ano. So ayun mga ka-MDP, thank you so much sa inyong pagtutok ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants, gardening, pasyal, and travel, kasama mga plants and plant styling at iba't iba pa po, mag-subscribe na kayo, no? Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. So sila po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.